Lihim na mayaman. Kabanata 1357. Sa kawalan, ang tatlong heavenly god elders ng Boundless Sect ay may solemn na ekspresyon habang pinalilibutan nila si Alexander Yang. Kapag ako ay naging isang makalangit na Diyos, hindi ko makontrol ang aking kapalaran. Mga tunay na eksperto iyon, kahit sa walang katapusang dagat ng mga bituin. Sila rin ay makapangyarihang mga dalubhasa na nagtataglay ng kakayahang sirain ang langit at poksin ang lupa, na higit pa sa kaharian ng mga tunay na Diyos. Gayunpaman, ang tatlong eksperto sa Heavenly God ay lubhang maingat kapag kaharap ang isang tunay na Diyos. Solemn na ang mga ekspresyon nila. Ang tatlong eksperto sa Heavenly God ay napuno ng sagradong aura, na naging dahilan upang manginig sa takot ang mga nakapaligid na true gods. Kahit na ang pinakamataas na true gods ay hindi makatayo sa tabi nila. Kahit na ang kawalan ay bahagyang pinigilan ng kapangyarihang ito. Maging si Yang Xiaotang, na protektado ng mga puppet, at si Gu Qinggei, na ang lakas ay tumaas, ay bahagyang hindi nakayanan ang lakas nilang tatlo. Nagpalitan ng tingin sina Lin Xiaotang at Gu Qinggei at nakita ang pagtataka sa mga mata ng isa't isa. Ang kapangyarihan na pinakawalan ni Alexander Yang ay masyadong nakakatakot. Boom! Sa pagitan ng langit at lupa, ang tanging nakikita ay isang kulay pilak. Para itong talon na bumaba mula sa pinakamataas na langit. Sabay-sabay na binuksan ang lahat ng acupuncture point ni Alexander Yang. Ang kanyang pitong siwang ay nagbubuga ng napakalaking usok. Isang bulaklak na pilak na kasing liwanag ng salamin ang lumitaw sa itaas ng ulo ni Alexander Yang nang wala saan, namumulaklak hanggang sa nilalaman nito. Sa sandaling ito ay lumitaw, ang katawan ni Alexander Yang ay natatakpan ng mga makalangit na bulaklak. Ang mga gintong lotus ay umaalingaw-ngaw sa lupa, at isang maraming kulay na liwanag ang bumalat sa kanya. Para siyang isang immortal na bumaba mula sa siyam na langit. Sa harap ni Alexander Yang, na natatakpan ng walang kamatayang liwanag at walang kamatayang karelagan, ang kababalaghan sa paligid ng tatlong eksperto sa langit na Diyos ng walang hangganan na sekta ay parang mga mababang bagay. Ang pagkakaiba sa pagitan ng perlas at ng maliwanag na buwan ay agad na natakpan, na ginagawang imposibleng maihambing sa kanila. Natatakot ako na si Alexander Yang ay malapit nang tumuntong sa Heavenly God Realm. Bulong ni Yang Xiaotang. Hindi niya alam kung napakalakas na ni Alexander Yang, o kung nakakuha siya ng ilang benepisyo sa Dragon Palace. Nanatili sila sa Dragon Palace ng higit sa isang araw, habang si Alexander Yang ay ipinatawag ng Senior Turtle na mag-isa. Hindi nila alam kung ano ang kanyang ginagawa at bumalik lamang pagkatapos ng isang araw. Ang kanyang diksyon ay solid. Wala pang tatlong taon, si Alexander Yang ay makakatuntong na sa Heavenly God Realm. Umiling si Gu Qinggei at sinabi. Nagulat din siya, sa Heavenly Deserted World, na itala na ang pinakabatang tao na tumuntong sa Heavenly God Realm ay si Ancestor Liu Guang ng Taihao Sect. Pumasok din siya sa Heavenly God Realm noong siya ay 190 taong gulang. Ang kakayahan ni Patriarch Liu Guang ay itinuturing na top-notch sa dagat ng mga bituin, kahit na hindi na siya bumalik pagkatapos umalis sa Heavenly Deserted World 4,000 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, ang soul lamp na iniwan niya sa Great Vast Sect ay hindi pa napatay. Naniniwala ang mga tao ng Great Vast Sect na ang founding ancestor Flowing Light ay nakatuntong na sa mas mataas na kaharian. Kaya lang pansamantalang hindi sila nakabalik sa Heavenly Deserted World. Ito rin ang pinakadakilang trump card ng kanilang Great Vast Sect. Naalarma ang lahat ng mga magsasaka. Kahit na ang mga mandirigma ng Infinity Sect ay wala ng tiwala. Ang mas nakakatakot ay ang nakakatakot na chi at dugo na pinakawala ni Alexander Yang sa pagtaas ng kanyang kamay. Bang! Bagaman casual na itinaas ni Alexander Yang ang kanyang kamay at ginamit ang kapangyarihan ng kanyang pisikal na katawan, ang nakakatakot na chi at dugo ay yumanig sa araw at buwan.
Bumaba ang isang malawak na presyon, at isang marahas na dagandong ang narinig mula sa kanyang katawan. Ang walang kamatayang liwanag ay sumiklab, at ang banal na liwanag ay sumikat sa lahat ng direksyon. Talagang nakaramdam ito ng takot sa mga tao. Maraming heaven immortals na malapit sa kanya ang hindi man lang nakayanan ang pressure. Tumitaw ang mga linya ng dugo sa kanilang mga katawan, at halos mabasag sila sa presyon. Tanging ang tatlong Diyos ng langit ang nakapagpanatili ng kanilang mga figure sa ilalim ng napakatalino na kapangyarihan ng langit. Gayunpaman, hindi pa rin kasi iyasya ang kanilang mga ekspresyon. Ang batang ito ay hindi dapat iwanang buhay. Kung hahayaan natin siyang lumaki, walang sino man sa ating Infinity Sect ang makakapigil sa kanya sa hinaharap. Sabi ni Venerable Wugo na may tame time na ekspresyon. Ang pisikal na katawan ng batang ito ay nalinang na sa isang hindi maisip na antas. Sa kabutihang palad, hindi pa siya nakakalusot sa Heavenly God Realm. Kung siya ay makapasok sa Heavenly God Realm, kaming tatlo ay makakainom lamang ng aming mga hinaing, malamig na sabi ni Adept Wuheng. Lalo akong nagiging interesado sa planetang ito. Ilang sampung taong gulang pa lang siya. Iyon na. Ang ganitong uri ng tagumpay ay napakabihirang kahit na sa walang katapusang dagat ng mga bituin. Dapat mayroong isang mahusay na sikreto sa planetang ito, ang pagpatay sa batang ito. Sa paghuhukay ng sikreto ng planetang ito, baka makapasok pa tayo sa Divine King Realm o mas mataas pa sa hinaharap. Walang takot na tumingin kay Alexander Yang na may nagninangas na mga mata. Nang marinig ito ni na Venerable Wugo at Venerable Wun, kumislap din ang kanilang mga mata ng nagninangas na mga mata. Ang tatlo sa kanila ay mga ordinaryong elder lamang sa Limitless Sect. Naubos na ang kanilang potensyal. Bagamat mayroon silang ilang katayuan sa Endless Star Sea, wala sila kumpara sa mga Panginoon ng mabituing kalangitan. Bagamat tinawag silang Heavenly Sovereigns, hindi pa sila nagkaroon ng pagkakataong tumuntong sa kaharian ng Divine Kings sa buong buhay nila. Ang kanilang pinakadakilang layunin ay ang humakbang sa Divine King Realm. Sa ganoong paraan, hindi lamang aabot sa 10,000 taon ang kanilang buhay, mabubuhay din sila ng mahabang panahon, at ang kanilang katayuan at katayuan ay hindi magiging isang bagay na maihahambing ng mga Diyos sa langit. Ang nakaasul na kabataang nasa harapan nila ay may masiglang dugo. Siya ay malinaw na nasa tuktok ng kanyang edad, at siya ay ilang libong taon pa ang layo mula sa pagtanda. Sa sandaling ito, nakapasok na siya sa Heavenly God Realm. Paanong hindi sila magseselos? Kung si Alexander Yang ay bibigyan ng oras, ang Divine King Realm ay sandali lamang. Ngunit sa sandaling ito, ang palad ni Alexander Yang ay may dalang napakalaking enerhiya ng dugo. Ang pilak na liwanag ay kasing lamig ng tubig, at ito ay parang gilingang bato na dumudurog mula sa siyam na langit. Ang mga ordinaryong tunay na Diyos ay matagal nang natakot sa kanilang talino, at ang mga magsasaka lamang sa itaas ng banal na pangkalahatang realm ay halos hindi makalaban dito. Hindi ako naniniwala. Napakalakas talaga ng isang binata. Isang divine general ng Limitless Sect ang sumugod kay Alexander Yang na may mabangis na ekspresyon. Gayunpaman, bago siya makalapit kay Alexander Yang, sumabog siya sa ulap ng dugong ambon. Nuno, atake. Matanda. Nang makita ang mga disipulo ng Limitless Sect na isa-isang sumabog sa dugo, ang mga disipulo ng Limitless Sect ay tumingin sa tatlong matatanda at sumigaw ng tulong. Walang saya o lungkot sa mga mata ni Fearless at ng dalawa pa. Wala silang pakialam sa buhay ng mga disipulo ng walang hangganan na sekta. Nakatingin lang sila kay Alexander Yang na may nagbabagang mga mata. Hanggat maaari nilang makuha ang kapalaran sa itaas ng Blue Star, ang mga disipulo ng Boundless Sect ay mamamatay. Paano kung kasama nila ang kanilang mga inapo? Nabuhay na sila ng 2,000 to 3,000 taon, at mayroong higit sa 100 inapo ng kanilang kadugo. Ang kapangyarihan ni Alexander Yang ay nasa tuktok nito ngayon.
Paano nila haharapin ang kapangyarihan ni Alexander yung alang-alang sa ilang inapo ng kanilang kadugo? Nang makita nila na ang iilan sa kanila ay hindi gumagalaw, ipinakita ni Alexander yung ang isang mapang asar na ngiti sa gilid ng kanyang bibig at tinamaan ang kanyang palad. Boom! Direktang pinatay ng palad na iyon ang ilang walang hangganan na mga tunay na Diyos na sect na nahihirapan pa rin. Nang hindi bumabagal, bumagsak ito sa battleship sa ilalim nilang tatlo. Ang sinaunang bronze na barko na sinasabing hindi masisira at makatiis sa pag-atake ng isang makalangit na Diyos ay winasak ni Alexander yang sa mismong lugar. Ang kalahati ng katawan ng barko ay ginawang bakal na pancake ni Alexander yang. Ang malalakas na porma sayon na nakaukit dito ay nawasak lahat. Mamatay. Nang malapit nang maubusan ng lakas ang palad ni Alexander Yang, si Fearless ay umatake ang hindi espesyalidad. Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng yin at yang na enerhiya, at ang yin at yang na enerhiya sa kanyang mga mata ay nagtagpo. Pinoprotektahan ng isda ng Taiji ang kanyang katawan, sinira ang mga bituin at sumugod patungo kay Alexander Yang. Hindi lang si Fearless ang sabay na umatake. Sabay ding umatake sina The Whist Wugo at The Whist Wuon, na sinunggaban si Alexander Yang. Sa isang iglap, nang inag ang kawalan, at kumalat ang layunin ng pagpatay. Hindi mabilang na mga bitak ang lumitaw sa kawalan. Kahit langaw ay nangangahas na salakayin ako. Hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Alexander Yang. Bahagyang naikuyom niya ang kanyang kamao, at isang simpleng suntok ang nalabas mula sa kanyang hinlalaki. Kaluskos, tumitaw ang isang silver light beam na tumagos sa kawalan. Saan man ito dumaan, ang kawalan ay mawawasak at ang mundo ay mawawala ang kinang nito, tanggayan ang lahat ng bagay sa kanyang landas. Kahit na ang Fearless ay protektado ng Alexander Yang Fish, na kaya niya lamang ang pilak na haligi ng liwanag nang wala pang isang hininga bago siya nawasak. Ang Venerable Wugo at Venerable Thrakalus ay mas malala pa. Hindi man lang sila makalaban at diretsyong naging pulbos. C1298 Tianlun. Abangan! Ang susunod na kabanata.